What's up mga kahalaman? Magandang araw sa inyong lahat mga kahalaman. Ang topic natin na halaman ngayon, itong dwarf caladium mga kahalaman. At ililipat na natin siya at kahit papaano naparami na natin siya. Napakapal na natin siya dito sa seedling bag. Nung tinanim ko rin siya rito, ganyan lang din siya karami ng 2 piraso lang siya nung tinanim ko siya sa seedling bag. Ngayon, ilagay na natin siya sa pot para mas lalo na natin siyang maparami. Mga caladium, yung variant na itong dwarf caladium natin ay ito yung tinatawag na White Christmas. Yan, yung itsura niya. Yun mga kahalaman, dito natin ilagay sa mga bakante natin pot. Yan. At bago natin siya lagyan ng soil ng lupa, ay lagyan natin siya ng mga bato. Yan, yung mga nadadampot lang natin sa labas na bato para gumanda po yung drainage ng upat natin. Doon natin lalagay yan. Yung bato na yan, yung purpose po niyan para maiwasan po yung pagka-overwater para gumanda yung drainage ng upat natin. At para yan ang magiging salaan, para hindi magbaraya yung mga butas ng pot natin. Ayan. Saligyan na natin siya ng soil. Mga kahalaman, itong soil na ginagamit ko, ito yung loam soil na organic soil. Yung complete fertilizer. Para kahit hindi na tayo maglagay ng mga fertilizer, ay sure na magiging mataba at maganda yung tanim nating halaman, lalo na itong dwarf caladium. Kasi mas maganda yung pagtataniman natin ng dwarf caladium natin, yung medyo buwaghag yung soil niya, yung lupa niya. Yan, mga kahalaman. Mga kahalaman, ganun lang po ang pagiripat sa dwarf caladium natin at didiligan na rin natin siya kagad. Yun mga kahalaman at care tips din sa dwarf caladium natin. Mga kahalaman, pag nagdidilig tayo nito ay once a day lang, araw-araw. At kung lalo-lalo na pag summer, kung nagdilig na kayo sa umaga, kahit huwag nyo na pong diligan sa hapon. At okay na po yun. Mga kahalaman, kasi gusto ni dwarf caladium medyo moist yung lupa niya. Yun ang dapat sa kanya. Pati mga kahalaman, huwag nyo rin siyang ibibilad sa initan ng araw dahil sa nipis lang po ng dahon ng dwarf caladium natin, pwede po siyang ma-burn mga kahalaman. At mga kahalaman,
kung magdidilig sana kayo ngayon, ginawa ko katulad kanina, ay yung mas maganda sa lupa lang sana. At huwag yung babasain madalas yung dahon niya. Doon po madalas nagkakaroon ng nagdidilaw-dilaw yung dahon at parang nagbabatik-batik na parang nabubulok. Yun, para maiwasan po natin. Misa kasi pag yung palaging basahin dahon niya, maraming punjay na dumidikit at hindi naman natin napupunasan. Kaya nagkakaganon po yung verb caladium natin. At as maganda po, ilalagay natin ito sa mga pwesto. Pwede naman natin maarawan basta yung sa arawan lang sa umaga, wag aabutin ng tanghaling tapat. Yun nga, iulitin ko. Pag nasobrang kasi sa init ng araw, sa nipis ng dahon lang na itong dwarf caladium natin, ay mabilis po siyang magbe-burning dahon at matutuyot at mabubulok. Kaya sayang naman yung pag-aalaga natin sa kanya. At mas maganda kung ilalagay natin siya sa mga malilim na lugar lang o mga shaded area para mas maganda po mag-bloom lalo yung dwarf caladium natin. Mas maganda rin po na arawan siya lalo na sa umaga para po mas lalong lumabas yung ganyang pagka-variegated niya. Mga kahalaman. Yun, mga kahalaman. Sana nagustuhan niyo yung topic natin ngayon kay dwarf caladium. Itong variant natin na White Christmas. At kung baguhan ka pa lang sa YouTube channel ko, baka naman palike and subscribe na lang po. Pwede nyo na rin pong pindutin ang notification bell para maging updated po kayo sa mga bago kong video. Ako nga pala si Obi Transmercado, ang inyong kahalaman. Maraming salamat po.